Welcome back mga ka-MP. Nangyari na ba sa'yo na hindi sumunod ang mga pangyayari sa iyong buhay nang ayon sa iyong mga plano? Tunghayan natin ang kwento ng buhay ni Aaron kung saan sinisi niya ang Diyos dahil sa isang simpleng pangyayari. Pero nagulat siya nang mangyari ang isang bagay na hindi inaasahan. Kilalanin natin si Aaron. Pangatlo sa anim na magkakapatid si Aaron. Isinilang siya sa Isla Bangkal, isang lugar kung saan magkakakilala lahat ng mga tao sapagkat tulad ng pangalan nito, ito ay isang isla. Bagamat kakilala niya halos ang lahat, magkakaibigan ang turingan ng bawat tao sa lugar na ito. Nang pumanaw ang kanyang mga magulang, ay naglakas loob si Aaron na lumuwas at tumira sa lungsod para maghanap buhay. Ang nangyaring trahedya sa kanyang ama, habang nangingisda ito sa dagat, ay labis na nakapagpalungkot sa kanya kaya hindi na niya nais pang tumira dito. Nasundan pa ito ng pagkakasakit ng kanyang ina na ikinamatay nito. Pagluwas niya sa lungsod, ay maswerteng natanggap naman siyang encoder habang ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa gabi hanggang makapagtapos siya ng computer programming at makapagtrabaho. Simpleng tao lang si Aaron na biniyayaan ng Diyos ng maganda at maayos na pamilya. Kung saan, biniyayaan din silang mag-asawa ng dalawang anak. Isang araw ay maagang kumising si Aaron at naghanda para sa pagpasok sa trabaho. Sumakay siya ng train pagpunta sa kanyang trabaho. Maayos at payapa namang nakarating siya sa kanyang trabaho. Habang nanduroon buong maghapon, ay hindi maiwasang sumagi sa kanyang isip ang kanyang pamilya. Nang malapit na ang uwian, ay nag-isip siya kung anong maaari niyang maipasalubong para sa kanyang asawa at anak. Kaya't bago umuwi, ay naghanap siya ng mabibilhan ng maipapasalubong sa kanyang asawa at anak. Naalala niya na mahilig ang kanyang mga anak sa mansanas, at ang kanyang asawa naman ay paborito ang pizza. Kaya naman bumili si Aaron ng mansanas at pizza, kahit halos kalahati ng sweldo niya ang nabawas. Nang nasa terminal si Aaron, papasakay sa train, na kanyang sasakyan sa kanyang pag-uwi, hindi siya halos makapasok sa train. Dami ng mga nagsisiksikang tao na gustong makasakay. Maya-maya pa, ay papasok na sana si Aaron sa train nang mabangga siya ng isang matandang lalaki. Oh, kakainis naman oh. Hindi ka ba tumitingin sa tinadaanan mo, tanda? Tingnan mo, nalaglag tuloy mga pinamili kong pasalubong para sa pamilya ko. Ang mahal-mahal pa naman ang mga yan, tas malalaglag lang. Tumabi ka nga dyan, ang baho-baho mong matanda ka. Pagalit na sigaw ni Aaron. Hindi na malay ni Aaron, habang siya ay nagsisisigaw at sinesermo na ng matanda, ay paalis na pala ang pinakahuling train na babiyahe para sa araw na yon, kung saan siya sumasakay tuwing umuwi siya sa kanilang bahay pagkatapos ng trabaho. Nakakainis! Bakit ito nangyayari sa akin? Galit na galit na sigaw ni Aaron. Dahil walang nasakyang train papauwi si Aaron, ay wala siyang ibang nagawa kundi matulog na lang sa terminal ng train. Pagsapit ng hating gabi, ay muling nagising si Aaron at inisip niya ang mga nakakainis at hindi magandang nangyayari sa kanya sa araw na yon. Kung totoo mang may Diyos, bakit niya pinabayaang mangyari ito sa akin? Sigaw ni Aaron, halos isumbat na nito sa Diyos ang mga paningisi. Maya-maya pa, ay umupo si Aaron sa tabi at muling nakatulog. Pagising ni Aaron ay nagulat siya dahil napakarami na palang tao sa terminal at halos nakatingin sa kanya ang mga dumadaan. Hindi pa rin maintindihan ni Aaron ang nakakainis na nangyari kahapon at nasa kanyang isip pa rin ang paninisi sa Diyos. Nagdesisyon si Aaron na tumayo na sa kanyang kinahihigaan. Maya-maya pa, ay nagulat siya nang biglang i-announce sa buong terminal ang trahedyang nangyari sa kahuli-hulihang train na bumiyahe kahapon ng hapon. Hulog ang train sa isang mataas na bangin sa hindi pa matukoy na kadahilanan at lahat ng nasa loob nito ay walang nakaligtas kahit isa.
Nagulat si Aaron at halos tumayo ang balahibo. Nang marinig iyon, hindi siya makapagsalita at parang tulala. Maya-maya pa, ay nakita siya ng kanyang mismong boss sa terminal. Aaron! Kumusta? Naku, salamat sa Diyos at buhay ka. Paano ka nakaligtas sa aksidente ng train? Balita ko kasi na aksidente raw yung train na sinasakyan mo palagi kapag hapon. Ano? Anong nangyari? Pagtataka at pag-aalala ng kanyang boss. Boss, hindi po ako nakasakay sa train kahapon eh. Ang kwento po yung nangyari. Ganun ba? O sige. Para mas makapagpahinga ka muna, papahatid na lang kita sa bahay niyo at bibigyan kita ng 2 araw para makapagpahinga. Sambit ng kanyang napakabait na amo. Ha? Talaga po, boss? Sige po. Naku, maraming salamat po talaga, boss. Nang makauwi si Aaron sa kanilang bahay, ay naratnan niyang umiiyak ang kanyang pamilya dahil sa balitang narinig sa TV. Uy, mga anak! Umiiyak na sambit ni Aaron. Gulat na gulat ang kanyang asawa at mga anak nang marinig ang kanyang boses. Tumakbo papalapit si Aaron sa kanyang pamilya at niyakap ang mga ito. Dito, ay tinanong siya ng kanyang asawa kung paano siya nakaligtas sa trahedyang yun. Umiiyak at nagsisisi si Aaron na ikinuwento sa kanyang asawa at mga anak ang kanyang nagawang panunumbat sa Diyos. Habang kinukwento niya ang mga nangyari sa terminal sa kanyang pamilya, ay naisip niya na napakalaking pagkakamali ang kanyang nagawa sa Diyos, kaya niyaya niya ang kanyang pamilya na pumunta sa simbahan at magpasalamat sa isa pang buhay na ipinagkaloob sa kanya. Ang kwentong ito ay magbibigay ng aral sa bawat isa sa atin na anuman ang pagsubok na ibinigay sa iyo ng Diyos ay huwag nating gamiting dahilan para siya ay ating masumbatan o paghinalaan at sisihin. Dahil ang bawat pangyayari at hindi magandang sitwasyon na hindi natin inaasahan ay nagkakaroon ng kasagutan sa bandang huli. Sana ay panatilihin natin ang maayos at matibay na relasyon natin sa ating Diyos dahil anuman ang gawin nating pagsisisi, paglayo sa ating Diyos ay mananatili ang kanyang pagmamahal sa ating lahat. Sana po ay nagustuhan niyo ang ating kwento sa araw na ito at nagdulot sa inyo ng inspirasyon, mahal na kay MP. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at panonood ng aming mga videos. Aasahan po namin kayong muli sa susunod naming video, mahal na kay MP.